100,000 pesos na habit house na aming ginawa. At ito ang pinakamagandang habit house na makikita mo sa buong buhay mo. Welcome to Disneyland! Bakit nga ba ito pinakamaganda? Bakit? Stick to this video dahil ipapaliwanag ko lahat. Pero bago yan, habit house tour muna tayo. Ito ang aking habit house. Instead of magpagawa ko ng malaking bahay katulad ni Idol Boy Tapang, mas pinili kong magtayo ng maliit, makulay, at pang Walt Disney na tahanan. Dahil wala akong pera, pero hindi ko talaga bahay ito. What? Ito ay ginawa namin para sa susunod naming content na Beatmaster at the Seven Dwarfs. Abangan! Ito ang aming munting hardin. May mga rosas, tropical na mga halaman, Bermuda at Carabao grass. At para sa inyong kalaman, nilipat talaga namin ang shop ni Papa. Dito ko siya ipapatayo. So yan yung shop. Bago tayo makapag-build, dapat natin i-clear lahat ito. At yan ang ating habit tower. Maganda dyan maglaro ng 1x bet. At dahil habit house, damo ang ginawa naming bubong. Pero di lang yan. May nilagay rin tayong steel matting, floor mat, yero, bago ang lupa. Istatabunan na namin ang lupa, yung bubong. Ang daming maganda at magagarang habit house dito sa Pilipinas. Pero ito yung pinakamaganda. Dahil maliban sa Instagramable, pwede itong gawing tirahan. Ito lang ang habit house na may lock. Para iwas sakit banghal. At ito ay open para sa lahat sa panahon ng kalamidad. Katulad ng bagyo. Walang entrance. At di gaya ng iba na itinayo sa ibabaw ng lupa. Ito ay literal na underground. Naghukay talaga kami hanggang baywang para kung sakaling may super typhoon, hindi ito matamaan ng malakas na hangin. Sa pagpasok mo pa lang, may malaking TV ka na nakikita. At fireplace. Para kung sakaling maulan, pwede kayong magpainit. Dito nilagay ko yung mga vlog thumbnails natin dahil memories din ito. Ito lang yung matatawag ko na yaman, maliban sa pamilya ko, mga kaibigan at mga followers. At ito yung graduation certificate ko from the NASA Academy. Sa libo-libong tao na nag-apply sa buong mundo, kabilang ako sa 100 napili na mabigyan ng scholarship ng Grab para makapag-aral sa NASA Academy. Dito pwede mong lagyan ng unan, kumot, pwede rin tulugan. Ito yung ilaw. Sinadya talaga namin na bilog dahil habit yung team. Meron ding aircon. Siyempre kung may papainit, meron din tayong pampalamig. Meron din tayong ref. Ito puno. At ito na nga yung lock. Tara pasok tayo sa kusina. Para hindi masikip, instead na lagyan namin ng pintuan, ilagyan na lang namin ng kurtina at maliit na arc. Gusto ko primitive talaga, kaya bumili ako ng mga clay na kaldero at kahoy na sandok. Gusto ko pang bumili ng mga gamit dito, pero short na tayo sa budget. Dito muna tayo sa CR, medyo walang pinagkaiba ito sa mga common na CR na makikita nyo. Ang gripo na ito ay galing sa tangke. Nilagyan namin ng tangke para hindi mahirapan mag-igip papasok ng bahay. Ito yung bahay ng kambing. Instead na i-remove, pininturahan na lang namin. Design rin yan. Ito ang view ng aming habit house tuwing gabi. Paano nga ba namin ito ginawa at ilang araw ito bago natapos? Ito yung original na kita ko sa internet at ito yung ginawa ko. Ni-remove namin lahat ng mga sagabal. Para mas mababa tingnan yung disenyo ng ating bahay, kailangan nating maghukay. Grabe, nakakapagod magbungkal. Kita ko pa ora, guys. Kape muna tayo. Ginawa namin lahat ng makakaya namin upang matapos agad ang pagbubungkal. Sa wakas, natapos rin. So, what's up day to ngayon? At ito yung nangyari kasi ulan. Parang minasa na kahit wala pa. Yes. Run. At para makapagsimula, nagpa-deliver na agad kami ng mga materyales. So ayan, ito ng ating mga hollow blocks, kahoy, lansang, at maliliit na lansang. Para makaiwas saan ay pininturahan namin ng used oil ang mga kahoy. So hot, gagawin natin lahat na maging magical yung dating, kahit na ang sobrang mahal na. Oh. Habang busy-busy sila doon nagtatrabaho, busy-busy rin dito nagluluto. Baka mamayang gabi, magko-continue kami. Shot. Ibabasag sa sana namin yung itlog. Huh? Happy birthday! Birthday pala niya! Birthday niya! Imbis na magtrabaho ay nalasing kaming lahat dahil sa birthday ng aming kasamahan. Kaya nagpasyal-pasyal na lang kami.
Hey, what's up guys? Good morning! Medyo nasubrahan tayo kagabi. Okay lang? Di okay, laan yun. Pero kahit anong mangyari, magtatrabaho tayo ngayon. Cobra Energy, wala ka nito. Hindi ka talo. Noong una, akala ko madali lang ang paggawa nito. Pero yun ang pinakamali. Dahil aabot pa ito ng mga weeks bago matapos. Nagluluto kami para sa aming mga habit workers. Gusto niya mag-artista kaya subukan natin. Problemado na mukha. Lucas, lakas! Kung hindi ako nagpa-vlog, hindi ako makakalasan ito. Heyo, what's up? Ito na! At para masiyahan ang ating mga habit, kumuha ako ng aircon doon sa dati naming bahay. Yan yung aircon na kinuha namin. Bibili ako ng snack. Pang limang masa na to. So ngayon, puputulin natin to, dadalhin natin ang tangke. So nakapag-design kami na steel matting lang gagamitin para mas matibay. Nagpagawa ako ng Habit House para lang sa isang content at di pa namin nakukuha yung sahod namin. Ngayon, susubukan niyang maging construction worker. Ito ang pinaka-the best na paraan upang gumawa ng bilog sa mga plywood. Dito yung CR at dito lang rin yung septic. Win, muram kag-unggoy kag-apit, Win. So, hindi pa dyan nagtatapos dahil ngayon mag-o-overtime tayo dito sa ating Habit House. Binilisan namin ito para may ma-upload kami at may mapapanood kayo. Kahit gabi, nagtatrabaho kami. Namimili kami ngayon ng mga banga para pang-design natin sa ating Habit House. Berdyan. Namimili kami dito ng post lamp. Ayan yung mga nagustuhan namin. Yan yung pintuan, guys. From day 1 to day 7, ito ang ating lookout tower. Ang hirap ng kalagayan ko ngayon, guys. Nagkahiga lang ako. Day 8. So ngayon, maglalagay na tayo ng bubong. Konti na lang! Day 9. May bisita na agad tayo. Magtatanim tayo dito sa ating ginawang landscape. Overtime na naman kami. Day 10. So, what's up? Nagdala ko ng mga tanim. Ito na halaman. Hanggang day 11. At sa wakas, natapos na rin ang Habit House. Ah! Ang buwan yung katawa.